Mabilis ang panahon. Napakabilis lumipas ng oras. Araw-araw may nagbabago sa buhay natin. Pero paano kaya kung isang dekada ang nagdaan sa panahon? Sobrang dami siguro ng pagbabago nangyari sa buhay natin. Ano ba meron sa dekada nakakaraan? 1990s. Ito yung pag-usbong ng tinatawag nating third gen. Ang mga kabataan sa panahon na to ay yung mga tinatawag nating mga people power babies. Lumabas ang iba't ibang styles sa music, pananamit, at iba pa. Naging mas agresibo ang kabataan, mas lumaki ang papel sa paghubog ng bansa. Ang lalim ng intro natin, di ba? Pero bago natin pag-usapan ng mga kalokohan ito katulad ng bansa, tutukan na lang natin ang mga kabataan na namulat, nagkaisip, lumaki sa bakuran ng Rizal Technological College's Laboratory High School. Sa Mandaluyong, sikat ang RTC High School dahil sa kalidad ng edukasyon. Hindi basta-basta nakakapasok sa RTC High School, sabi nga nila, pag napasok ka sa RTC, matalino ka daw. Simulan natin ang ating kwento noong 1992, libo ang nag-exam sa RTC High School. Maganda na kasenturo, mura pa. Mahigit 200 tayo na mapalad na nakapasa at hinati sa apat na section. Mga wala pa tayong kamuang-muang. Ang mga batang minsan naglalaro lang sa kalsada ng piko, stepno, tumbang preso. Ngayon, high school na. Ano nga ba magagandang nangyari nung first year tayo? Una, si Ramos na ang presidente. Sobrang sikat ni Michael Jordan. Sikat din si Ding Dong Avanzado. At ang pinakaalam ko bago pa ang Mega Mall nun. Sino din ba ang hindi makakalimot sa PE uniform natin na kulay green? At ng mag-PE day, sino makakalimot sa dance step na to? I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Usong-uso nun ang mga bull cap sa mga lalaki. Kung ikukumpara natin to ngayon, patong cellphone na ini-snatch pag naispatan. Nabanggit din lang naman natin kanina si Ding Dong Avanzado. Di ba nag-concert siya sa atin kasama pa ang Neo Colors? Sumikat din noon ng UMD o Universal Motion Dancers na kinababaliwan ng mga babae. Siyempre, kahit first year pa lang, marami na rin ang matitigas ang ulo. It really reminds me about the students also. Not so really naughty, pero just a hard-headed one. Kaya yung mga bats na tumakbo na Barcelona. 1993. Hindi na bagito pero hindi rin veterano. Kumbaga, alanganin pa. Pero makalayo na tayo sa image ng pagiging bata. Ang iba naging section 1, ang iba naman naging loyal sa section nila. Bagong kaibigan, bagong paipagsapalaran sa pag-aaral at sa mga teacher. Nagkaroon na ng mga grupo-grupo pero hindi naman nag-iiwanan. Natuto na rin tayo pumorma at mag-ayos ng mga sarili. 1993, mga makukulit, pero malalang din. Hawak ko noon, business technology. So hawak ko sila Irish, yung mga sa bookkeeping, accounting. Yung hindi lang makakalimutan na nagkagulo-gulo sila sa credits and limits, sa accounting. Plus yung favorite lang is na sinipa ng mga second year na lalaki na natatandaan ko. Dahil maganda yung ST. Kaya gustong-gustong puntahan, sisilayan. Dahil parami sa kanya, may crush. Meron ding bago tayong kinatatakutan. Kung dati, si Mr. Makabalog ngayon, sino pa ba ang tita ng lahat? Pag pumadyak na si tita sa platform, sigurado tahimik ang buong classroom. Well, pinabait ni tita ang dating matitigas ang ulo, pero higit sa lahat, pinalapit niya sa Diyos ang iba sa atin. Late second year, nang pumutok ang bagong genre sa music. Tawag nga nila, alternative music, na uso ang mga banda, foreign man o local. Sino ba ang hindi nakarinig ng Pare Ko ng Eraserhead, Next in Line ng After Image, saka Line to Heaven ng Intro Voice? Sobrang patok ang mga Pinoy fans noon, pero hindi rin nagpatalo ang mga rap at saka hip-hop. Diba uso dati ang away between hip-hop saka metal? Na wala namang katuturang pinag-aawayan, pero nakisakay tayong lahat. Well, natapos ang second year natin, napuno ng excitement sa next school year. 1994, third year na tayo. Junior high school, kumbaga. Medyo may mga sungay na at may konting maturity na rin. July 1994, may bumisita sa atin na all-female Korean student.
Hindi na bago sa atin ang beauty ni Santara Park kasi noon pa man, maraming mga kamukha niya ang nangulit, nagpatawa, nang istorbo at higit sa lahat, nagpamahal sa ilan nating mga lalaking batchmates. Akalain mo mas mahusay pa tayo mag-English sa kanila, kaya kahit baliko-baliko at puro sign language lang, naipagchismisan na pagkaibigan tayo sa mga Koreana. Kaya nung umalis sila, may mga umiyak pa na parang Korean novela ngayon ang drama. Umusbong na rin dito ang mga nakakakilig na relasyon. Ligawan dito, ligawan doon. Ang mga babae laging nakatungo sa may bintana ng mga classroom. Nag-abang na dumaan si crush para makasilay. Love is in the air nga, kumbaga. Nagkaroon din tayo ng mga rivalry sa mga seniors noon. Rivalry sa quiz bee, speech contest, declamation, pagandahan, sports, at kahit sa dance group pa may nagpa-istaran din. Siyempre, meron tayong ground level noon na show stealer sa mga program. In short, halos lagi natin silang natatalo sa iba't ibang events. Marami na rin sa mga boys natin ang nagiging pilyo, nagpapayak ng student teacher. Ang iba, nabibisita sa guidance. Maraming kalokohan pero masasaya naman. January 1995, pumunta si late Pope John Paul II sa Pilipinas. Isang napakalaking event na na-break pa ang Guinness Book of World Records sa attendance. Well, nauso rin ang mga diary na tinatapos ng iba ang buong buwan sa isang araw lang, tapos kopyahan pa. Tapos, pagandahan ng kulay ng notebook na sinasayang lang yung cover kasi binabalutan ng art paper. Well, masaya ang third year. Maraming mga pagkakaibigan at pagmamahalan na nabuo. Maraming tagumpay, ngiti at mga hindi makakalimutang events na nangyari. Sa dami nga, napakahirap isa-isahin. Kaya we expect na ganito rin ang magiging fourth year natin, pero alam natin hindi magiging ganito kadali. 1995, fourth year na tayo. Isang taon na lang, isang chapter na naman sa buhay natin na magtatapos. Expected na natin na hindi ganun kadali ang school year na to, pero halos lahat sa atin ay handa na para dito. Seniors na tayo, tayo na ang kuya at ate ng buong high school. Nasa mga palikat natin ang pagiging role model para sa mga lower years natin. Pagdating sa academics, hindi na ganun kadali. Sa math, nakakasakit ng ulo ang algebra at trigonometry. Sa physics naman, piga ang utak natin sa pag-solve ng joules, equilibrium at iba pa. May computer subject na tayo na ang gamit pa natin, Macintosh na luma. Tapos yung diskette na ginagamit natin ay parang kasing laki ng notebook. Yung 5¼ floppy? Well, lahat tayo gustong pumasa at makagraduate. Nagtutulong-tulungan lahat ng section sa mga periodical exam. Kung paano tayo magtutulungan, napakalaking secret na ngayon lang natin nire-reveal. Minsan, may nauuna mag-exam na section for the subject. Siyempre, para makatulong sa iba, nagpupusit ang iba ng test paper na may results na para masagutan na in advance. Siyempre, pagkatapos nito, ang resulta, ang taas ng grade ng lahat. Yung iba, may na-maximize yung cubicle, nandun yung pinaka-kodigo natin. At isa pang monumental na part ng pagiging fourth year is the Citizen Army Training, CAT for short. Pahirap ang mga Miyerkules sa atin. Kailangan magsuot ng fatigue, mag-almerol ng panyo, para maging kasing tigas ng papel, mag-eskinol ng mukha, o mag-ilamos ka sa CR nating mabaho. Mag-shine ng garrison belt, maghihilap ng garter para matake ng combat shoes, at syempre, maghanda tayo sa mga pinagagawa ni Corps Commander Miguel Domingo. Ano ba ginagawa natin nun? Pinapatakbo, pinapag-squat thrust, pinapag-pumping, tapos sabay punas ng maputimong panyo, tapos pag may duming nakuha o kaya lipag, sasabihin, God damn it! Bakit may dumi? Syempre, unforgettable din ang inter-platoon natin. Pabilisan magpaklas ng garan, tapos pagandahan ng marcha, bumilad ng isang buong araw sa quadrangle, tapos hindi rin buong training ng walang alay lakad. Gising ng umaga, tapos magtatagpo sa Lampingan Bridge, sabay suot ang No Fear, Artisan is Here na t-shirt. Nagtapos ang CAT sa madamdaming graduation na sinunda naman ng hataw na CAT ball. Siyempre, unforgettable din ang JS prom. Kanya-kanyang partner at kanya-kanyang diskarte. Tamang porma ang lahat. Dapat mapansin ang crush at may sayaw ang iniibig. Saka sa mga palad, bumagyo.
pambagsak natin sa PE-room ng college. Pero sabi nga nila, the show must go on, kaya pinagkasya tayong lahat. Siyempre, boys at chaperones pa rin para makascore ng gabing yun, kahit yung iba basa na sa ulan. Lahat napakasaya maliban sa mga kuya at ate ng YMC. Siyempre, di sila pwedeng umattend. KJ, bawal, sabi ni Tita Taklas. Maraming kinilig, nagmukhang tao kahit hindi sila mukhang tao pag ordinaryong araw, naging mukhang kagalang-galang. Well, siyempre, may nagbutas ng bangko, di na isayaw, di nabigyan ng bulaklak, at di naka-chancing. Lipas na ang gabi, isa-isang ipe-page sa mic para sa mga sundo. Di pwedeng umuwi pag di tinawag. Kaya iba doon, natulog na sa school, walang BS-BS. Pero okay lang, ang mahalaga dito, isang gabing di malilimutan, kahit hanggang sa kasalukuyan. Gabing nagbuklod sa maraming pagkakaibigan at pag-iibigan. Gabing nagsilbing inspirasyon upang gawin ang lahat na makakaya para manatili ang pagsasamahan na inaasahan hanggang sa pinaka-aasam na pagtatapos. April 10, 1996. Araw ng pagtatapos. Masaya na malungkot. Masaya kasi sa wakas, isang chapter na naman ang buhay natin na matatapos. Malungkot dahil iiwanan na natin ang mga ngiti, kalokohan, kaibigan, kantahan, paikipagsapalaran at mga alaala na humubog sa ating pagkatao. Mahirap unawain kung bakit dapat humantong sa ganitong pagkakataon, pero isa itong bahagi ng buhay na kailangan pagdaanan. Pero alam nating di matatapos dito lahat. Isa itong simula para sa panibagong hamon, pagsubok at pakikibaka sa buhay. 10 taon na nakalipas, pero sa mga alaala ng nakaraan ay nananatili pa rin sa ating mga puso. Kaya sariwain natin ngayon ang isa sa pinakamasayang parte ng buhay natin. Don't cry 'cause it's not the end. There